Ayan po, at isa pong mapagpalang pagbati dito sa lahat ng mga subscribers, followers at mga viewers ko. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At ganoon din po, ligtas din po sana kayo dito sa mga animal, mga kawatan at mga demonyong mga politikong ito. Ayan po, ang tatalakayin po natin ngayon ay yun nga po. Na ibaba na po at napirmahan na po ni Subire yung arrest warrant ni Pastor Kibuloy. Ayan, it's okay. Gawin nyo lang yung gusto nyong gawin. Sinimulan nyo kay Bantag. Sinundan nyo kay Tibes. Ngayon, kay Pastor Kibuloy na. Ayan, okay lang yun. Ngayon, hindi ba nakakahiya kaya sa inyo na yung ina-arrest ninyo ay hindi nyo makita-kita kagaya ni Bantag? Di ba? Padaan-daan na sa inyo, ha? Katunayan nga, pumunta pa yan dyan sa opisina ng DOJ, hindi nyo pa makita. O, di ba? Si Tibes, hindi ba't namuntik-pitikin ngayon ni Tibes yung ilong nitong si Remulla na ito dahil nagpasalasalubong sila, hindi makita. Ngayon na naman, sinundan nyo na naman kay Pastor Kibuloy. Hindi naman kaya si Pastor Kibuloy ngayon ay nag-i-enjoy doon sa paglangoy doon sa Birana River. Ayan. Ang tatalakayin. So, nagtagumpay itong si Risa. Nagtagumpay itong si Risa sa pagbibigay ng arrest warrant kay Pastor Kibuloy. Pero sino ba ang isusunod mo dyan? Sana, Risa, ang isunod mo, sarili mo, imbestigahan mo, dahil ikaw mismo ay naging kontrobersyal sa PhilHealth. Sana, ikaw na, mismong sarili mo, imbestigahan mo na rin dyan sa Senado. Ngayon, ito ngayon ang makapandito. Ito ngayon ang malala. Kahit naman sino, walang nakakapasok sa kwan eh. Sa kampo ng MNLF, di ba? Hindi napakpakialaman yan. Pero paano yun? Nagbigay ng suporta itong MNLF kay Pastor Kibuloy. Maliban dito sa paglalangoy ni Pastor Kibuloy dito sa Birana River. Ay ano namang halimbawa kung napili niyang pumunta rin doon sa kampo ng MNLF. Talagang kwan eh. Sa totoo lang eh, walang kakwinta-kwinta. Yan ang binigyan nyo ng pagkakagastahan dyan sa kahihirin dyan sa Senado na yan. Samantalang ang mga testigo naman ninyo ay puro mga pike. O, diba? Sige lang. Okay lang yan. Sino pa? Sino pa ang isusunod nyo ngayon? Tingnan natin. Ang sinasabi ko lang dito, at ayaw kong banggitin tungkol yung kay Pastor Kibuloy, yung kaya nga tinigilan nila yung maghanap kay General Bantag eh. Dahil yung naghanap ng dati na nasalubong mismo ni General Bantag na hindi naman nakita kasi may katarata na. Hindi naman kaya dito sa paghahanap nyo rito kay Pastor Kibuloy ay magkakaroon din kayo ng katarata? Mag-isip-isip kayo doon sa naka-assign diyan sa napahanapin niya si Pastor Kibuloy, eh baka hindi lamang kayo magkaroon ng katarata, baka matuluyang kayo mabulag. Ito, sinasabi ko lang. Wala namang kwan diyan. Malay natin, di ba? Sa kaisa pa, sabi ko nga, grabe, talagang hindi tumigil itong si Risa. At umayon naman to sa Subire, sinarmahan na nga niya yung arrest warrant. Edi wow. Di ba? Pero nagsabi na ang yung babae pa yung nagsabi sa na membro ng MNLF na kahit ikamatay niya, poprotektahan ko si Pastor Kibuloy. Ayan. Hanggang doon naman po tayo. At dito naman po tayo mapunta.
dito sa pagkakabaril daw kuno ng service pick up ni Bayag Katapang. Ayan. Yan ang kukunin natin. Ito po, mga kababayan, mayroon na pong pattern. Ano po yung pattern na yan? Yan po ay ginawa na ni Enrile dati na nag-ambush me. Di ba? Kunwari, inambush-ambush yan. Tapos, ang naging kusunod noon, nagdeklara ng Marcelo si Marcos. Ngayon, inuunti-unti na, tingnan nyo, mga, sinasabi ko mga kababayan ko, naaamoy ko na itong pattern na ito. Ha, isusunod-sunod nila yan na may inaambos, may binabaril daw ko no. Ha? Kagaya nito, sinimulan na ni Bayag Katapang ito na inambos daw yung kanyang service sa pick-up. Tapos masundan pa, I declare Marcelo! Sasabihin na naman ito si Bangad na ito. Yan ang agapan natin mga kababayan. Talagang kone. Sana huwag ganyan. Gumawa sana kayo ng ibang estrategiya dahil nagawa na nga ni Ferdinand Marcos Sr. yan. Gumawa kayo ng ibang estrategiya, hindi ganyan. May paambos-ambos daw ko no. Sino naman ang mag-aambos yung kay Katapang na ito? Yan, laki na nga ng bayag niyan. Sos Mario Joseph. Huwag kami ang pinaglolo ko rin nyo. Marunong na ngayon taong bayan. Bawat galaw nyo na ngayon binabantayan na. Ha? Yung style nyo, yung kabangagan. Ha? Sino pa yung isusunod yan? Ha? Na mga paambos-ambos ko no? Dahil yan, kunwari yan, hinahayaan nila yan. Ipoprovoke nila yung mga organisasyon. Tapos sasabihin na mayroon ng magulo na ang Pilipinas. Dideklara na, sabay-deklar ng Marshall yan. Kaya nga dapat yan, kayong mga unggoy na mga kongresista, kung mayroon kayong dapat na baguhing provision, yung provision ng yung pagdideklara ng Marcelo, yan ang tanggalin ninyo. Ah, kung talagang nasa matino pa kayong pag-iisip. Di ba? Yan ang mga tanggalin ninyo. Hindi yung ipa-stay ninyo nang matagal itong si Bangag na ito. Dahil unang-una, hindi na magagamot yan. Talagang Bangag na yan. Tapos ang magpapatakbo dyan si Butod. Sos, Mario Joseph. Kaya nga kung magkaroon lang ng pagkakataon na magkausap kami ni Pastor Kibuloy, nako, a-advisean ko yan. Kaya lang, kahit na dati kasi, nung in-advisean ko yan, ang sabi niya talagang hindi raw niya masikmura kung patusin niya itong sirisa. Lalo na raw ito si Butob na ito, sabi nga nyo, tahasang magpakulong ako pag mahuli nila ako. Diba? Huwag ko lang patulan itong Butob at Bayawak na ito. Diba? So talaga naman ko na eh. Anyway, dadaanin na lang natin sa ganito. Dahil unang-una, huwag kayong mag-alala mga kababayan. Walang dapat na ikalungkot. Walang dapat ipag-alala kay Pastor Kibuloy. Nandyan na. Okay na, tanggapin na lang ang katotohanan. Kasi nakapag ka ikaw ay napag-inita ng gobyernong ito, masusunog ka. No. Hindi man literal na masunog, talagang gagawan ka ng kabulastugan. Ganun lang yun. Ayanin nyo, darating din ng araw na nandyan ako. At pag nagkaroon ako ng access dyan, kaya nga mga kababayan, subscribe nyo na po itong channel ko para dumami po tayo.
para pagdating ng eleksyon, ay baka komandidator na rin po ako. Kapag ka-komandidato ako dyan, magkaroon ako ng access dyan sa Kongreso o alin man dyan, sa Senado man dyan, magpagaganyan-ganyan ako. Bigagamitin ko na yung dagta ng saging. Di ba? Hindi nyo alam yung dagta ng saging. Hindi lamang gamot yung tubig ng saging. Pero yung dagta ng saging, yung dagta ng galing sa puso, dalawang chemicals na lang yung idadagdag doon, lason na. Kaya nga, kung yung mga gustong yung gustong mawala yung mga demonyo dyan ng mga politiko, ibuto nyo ako sa darating na halalan. Kaya nga i-subscribe nyo muna ako kasi wala tayong maraming subscribers. Paano tayong mananalo? Kayo naman pala. Sos Mariosep. And then, dapat i-subscribe nyo muna ako. Tagalog po. Di ba? Maraming subscriber. Ayun. Nanalo. Di ba? Nandiyan sa ngayon sa Kongreso. Nabagat mamaya itatopic natin yung gunggong na yan. Ganun din po ako. Yan po ang mga gustong mali po lahat ng mga kawatan dyan sa mga politiko na yan. Kahit saan dyan, kahit mapag-government official dyan, yung gustong mali po, ha? Mag-subscribe na po kayo rito. Dahil ito, tututuhanin ko to. Ha? Siyempre, pag nandyan ako sa nandiyan ako, kongreso na ako, di kaya nasa Senado na ako, madali ko nilang padala ng sobre yung mga yan. At alam niyo na po yung sobre na yun. Yun po ay amoy Victoria Secret. Ayan. So kaya po, yun lang ang sinasabi ko. Tingnan natin. Isang taon pa. 2025, isang taon pa. Ipakita niyo sa akin na yung mga gustong mali po lahat yung mga yan. Kapag nandiyan na ako, hindi naman ako magtatagal dyan ikaw ninyo, ibuto, ipanalunin ninyo ako bilang senador o di kaya congressman. Pag nanalo na ako, hindi po ako magtatagal dyan. Hindi ko po linya ang maging politiko. Dahil lang ang pagiging politiko, ang tingin sa iyo ng tao, daig mo pa yung ibak. Daig mo pa yung basura ang tingin ng tao. Kaya kung ibuto man ninyo ako, dalhin nyo ako dyan sa Senado o sa Kongreso, hindi po ako magtatagal. Isa hanggang dalawang buwan lang po ako mag-i-estudyan. Mabigyan ko lang po ng Victoria Secret yung mga yan. Tama na, aalis na ako. Yun lamang po. Okay, pakita nyo. Mananalo ba tayo? 35,000 lang yata yung subscriber ko. Ayan, sige na. Basta yung gustong nga mali po lahat yung mga kundyan. Yung mga kawatan dyan at mga demonyong mga politiko, iboto nyo ako sa Twitter. Depende yan. Magdukon ako, magpapile ako ng candidacy sa 2025 kung marami na tayong subscribers. Ayan ang conditions natin. Pagka hindi nyo ako sinubscribe, hindi nyo pinaabot ng posibleng maipanalo natin yung pagiging senador o di kaya kongresista, kung hindi kwan, aabot, hindi na ako magpapile ng candidacy ko. Yun lang. Diba? Ayun po. Basta yung gustong malipol yung mga kwan dyan. Sige, pakita nyo sa akin. At papasukin ko yan. Hindi tayo makapasok dyan dahil, tingnan nyo, isang senador. Ha? Senador lang to, ha? Papaano ako, halimbawa, wala akong access dyan. Yung ibang senador dyan, mahigit 50. Katao ang kanilang mga bodyguards. Paano ka makasingit dyan? No? 50 na bodyguards ang pinapasweldo ng taong bayan, ng mga buisit ito. Tapos magdanakaw pa. Kagaya ng PCSO na yan. Let's see yan. Ito pala. Pasadahan na po natin. Siguro na napapanood nyo naman po siguro yung mga hearing dyan sa Senado. Ito pong hearing ni Tolpo at saka si Bato de la Rosa doon sa mga pulis. Hindi ba nag-book out itong si Tolpo? Kasi nga itong si Tolpo nito bastos. Wala pa, hindi pa nakukonvict yung tao, minumura na niya, iniinsulto,
sinisigawan ay di kabastos na kabastosan yan. Tingnan nyo. Kaya masisisi nyo ba na ayaw umatin sa patawag dyan sa Senado o sa Kongreso man si Pastor Buloy? Kasi nga mga bastos kayo dyan. Mga certified bastos kayo. Yan ang lisensya ninyo. Ibinuto naman kayo para magbigay ng lisensya sa inyo ng mga bastos ng tao. Oh, nag-walk out itong isang bastos na senador na si Tulpo na ito. Bastos. Hindi nyo napapansin. Tapos yan ang ibubuto nyo naman. Takaw. Ibasura nyo na yan. Maniwala kayo sa akin. Wala kayo mapapala dyan. Dyan na sa PCSO na yan eh. Ano yan? Oh. Pinagbili kayo. Di ba? Hindi maikakaila yan. Nandyan yan sa mga balita. Di ba? Ay nako. Ito ang pinakabastos na senador dyan. Kasama na itong si Risa na ito na di ko maintindihan ito kung ano ang agenda nito. Kung ito ba ay nabayaran na rin buto dito para iporso na para arestuhin niya si Pastor Kibuloy? Hindi natin alam. Kasi ang uso dito ngayon, pira-pira. Tingnan nyo itong mga kongresista na ito. Himog-tumbong kay Romualdez dahil pira. Malaki, 20 million. Tapos yan, mga bodyguard pa nila yan. Tangina. Hayop. Binabayaran nito, tapos wala naman sila nagagawa dyan, kundi mamurwisyo. Gumastos ang gumastos dyan sa mga hearing itong mga animal na ito, na milyon-milyon ang ginagastos ng mga animal ito. Sana nga pagka-kandyan, malasong kayo eh, dyan sa mga, yung mga kandyan, nagbibigay ng pagkain sa inyo. Dapat yung malasong na kayo eh. Visit kayo. Lamon kayong labon dyan ng mga animal kayo. Itong mga mahihirap natin kababayan dito, hindi lang kumakalab ng sikmura, tinakayod na yung bitukan itong mga mahihirap natin kababayan sa gutom. Pero kayo, wala kayong ginawa, talagang wala kayong pakundangan kung gumastos ng pira ng bayan, yan lang sa mga bodyguards ninyo, imaginin mo sa senador 50 ang bodyguard, buisit kayo, tarantado talaga. Nako mga kababayan, pero hindi yan, ito po ang bantayin natin, sinabi ko na po ang pattern. Yung mga yang dito kay Bayag na Goryo na ito, nakatapang na ito, yung ambos-ambos daw kuno na yan, ganyan-ganyan. Uulitin ko lang po, ganyan-ganyan po yung nangyari dati kay Enrile, na ang sinasabi, inambos daw siya. Yun pala, plano pala nila ni Marcos noon, nagagawa ng drama na ganyan, tapos ito na, boom! Marcelo na. Ganyan. Nagsisimula na po yan. Magsisimula na po yan. Plus, ito pa pong pang-audio dyan ay pag-provoke dyan sa China na ito. Ayan po, nandyan po sa Batanes ngayon, napakarami pong mga sundalo ng kanok. Kompirmado na po. Napakarami na. Anong ibig sabihin? Di talagang meron napipintong gira. Pag nagkaroon ng gira, anong kasunod doon? Dilobyo. Dilobyo dito sa mga mamamayan natin. Hindi lamang sa mga mahihirap natin kababayan to lahat. Pero ito lang sana ang pakiusap ko mga kababayan ko. Pagkaramdam na natin na magdideklara na ng Marcelo ito, mag-a-announce na ako rito. Mag-ipon na ipon na tayo. Sugurin na natin yung mga buwaka ng inang mga tao na at gilitan na natin lahat ng liig yan. Kayo lang ang tagahuli. Ha? Ako ang tagagilit. Maniwala kayo sa akin. Makikita nyo kung paano akong gumilit ng liig ng mga kawatan. Buisit kayo. Akala nyo, oras na magkaroon ng kandito, gira? Or Marcelo, gira na yan halimbawa? Kasi nandiyan na sa Batanes, nandiyan na sa Norte, yung mga
sundalong hapon. O, anong ibig sabihin? O, mga kababayan, pagka ito ay nagsimula ng gira, total, matutudas na rin lang kayo, yung mga ibang kwan dyan, yung mga ibang tao dyan, kunin na natin sila lahat, yan ang isaksak natin, yan ang talian natin yan, at yan ang isaksak natin doon sa bunganga ng kanyon, para lahat sila makana, madurog-durog na. Kulihin na natin yung mga kawatan na yun, lahat ng mga kawatan dyan. Samantalahin na natin ang pagkakataon na may gira. Totoo, yan naman ang gusto nila eh. Oh. Pagka pinalian yan, tapos sa paglakarin natin hanggang mula dyan sa Manila hanggang sa Norte, tapos ilagay natin doon sa kwan, bunganga ng kanyon. Isa-isa yan. Hindi kayo pagsabay-sabayin natin yan para durog-durog pareha sa mga yan. Napakasarap pumatay ng mga kawatan ng mga tao eh. Maniwala kayo sa akin. Napakasarap. Kasi, noon na lang, noong kwan pa ako noon, noong hampas lupa pa ako noon, mayroon akong alagang na dalawang manok. Anang anak. Yung dalawang manok ko. Marami yung anak niya, sisiw. Tanan na lumaki, ninakaw lang. Ah, nung nalaman ko yung nalaman ko yung nagnakaw, ay di lahat ng pamilya niya, lahat yon, lahat ng kumain ng manok ko, lahat yon, simenteryo. Kaya dito, lahat din ang mga magnanakaw ng mga politiko na pinahirapan itong mga mahihirap nating kababayan na naging sanhi nang wala nang masaing ng mga kababayan natin, ganyan din ang gawin natin. Ako ang gigilit. Bullshit na ito. Makikita nyo kung paano akong gumilit. Nasa listahan ko na. Nasa listahan ko na itong mga kawatan na ito. Hindi ko palalampas yan ito. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon ito once na nakita ko itong mga ito. Once na nasa libong ko ito, tag hindi ko pinadikit itong mga galamay ng kamay ko, tapos pinilipit kong ganyan, durog-durog yan. Maniwala kayo sa akin. Ay, gusto ko nga may masalubong na para maipakita ko sana, video ko eh. Kung paano ko durogin ang mga ulo ng mga animal. Ha? Billion-billion ang ginagastos ninyo mga animal kayo para pang sarili ninyo. Pero itong mga napakarami nating mga walang masaing na kababayan, nandiyan nagkalat. Nandiyan, parami ng parami. Anyway, nako, napapalaot na naman yata ako. Dito po sa lahat ng mga subscriber ko, followers at mga viewers, sige po, subukan nyo lang po, subscribe ito. Channel natin. Palagawin po ninyo ito at para makita ko kung gaano karami ang mga subscribe natin bago mag 2025. At titingnan ko kung magpapaila ko ng candidacy either ka Kongreso o Senado, kung alin dyan yung mas madaling ipanalo. At sinabi ko naman po sa inyo, hindi naman ako magtatagal dyan. Once na nanalo ako, dalawang buwan lang akong uupo dyan, aalis na rin ako. At that time siguro tapos ko na mabigyan lahat ng mga sobreya mga yan. Maraming maraming salamat po at pasensya na po kayo.